Walang ibang nais si Diana kundi ang maikasal sa lalaking minamahal niya. Ilang taon na din kasi sila nang nobyo niyang si Jordan, kaya kung magpropose man ito ay nakahanda na siya. Madalas na nilang pinag-uusapan ang tungkol sa pagpapakasal at tanging ang proposal na lamang ng nobyo ang kanyang hinihintay. Panatag naman siya na mauuwi sila sa simbahan dahil mahal siya nito. Sinabi din ito sa kanya na magpapakasal na sila kapag may budget na. Ngunit isang pangyayari ang nagpabigla sa dalaga. Nalaman kasi nitong na scam ang perang ininvest ng kanyang nobyo. Kaya nang malaman niya iyon ay agad din niya itong kinumpronta. Jordan! Ano itong nalaman kong na-scam ang ininvest mong pera? Singhal niya sa nobyo. Oo, Diana. Hindi ko naman kasi alam na itatakbo pala ang pera namin. Kalahating milyon din yun. 4 na taon ko rin iyong pinag-ipunan sa ibang bansa. Lantang gulay na wika ni Jordan. Diyos ko. Paano na yan ngayon? Paano na ang buhay mo? Diba, magpapakasal pa tayo? Diana, alam mo namang seryosong problema to, diba? Saka na muna natin isipin ang kasal, please. Maghahanap pa ako ng pera, lalo na at kailangan din ni nanay ng gamot buwan-buwan. Problemadong sagot ni Jordan. Pero, may pera naman ako, Jordan. Baka ano? Baka pwede tayo magpakasal kahit sa huwis lang. Alam mo namang ayaw akong makuha ni na mami, di ba? Sa oras kasi na makasal ako sa'yo, hindi na nila ako pipiliting magpunta sa Amerika. Pilit pa ng dalaga. Bala kasi ng mga magulang ni Diana na sa Amerika na sila manirahan for good. Pero ayaw naman ng dalaga doon sa kadahilan ng ayaw niyang mahiwalay sa kasintahan. Please, love. Huwag muna sa ngayon, please. I need to concentrate, okay? Malaking pera din ang nawala sa akin. At hindi ako papayag na maikasal tayo na ikaw ang gumagastos. What now? Hindi na tayo iba sa isa't isa, Jordan. Eh ano naman ngayon kung pera ko? It doesn't even matter. Hindi kaya ng pride ko yun, love. Lunukin mo na muna iyang pride mo, please. I'm sorry, love. Magpapakasal naman tayo eh. Timing lang talaga na wala pa ako ngayon. Na-scam pa ako. Malas talaga. Ngunit, imbes na magsalitang muli, ay hindi na iyon sinagot ni Diana at lumabas na sa bahay ng nobyo na hindi man lang nagpapaalam. Sakto namang tumawag ang kaibigan ni Diana na si Jill at nagyayang magkasino. Kaya wala na rin siyang nagawa kundi ang sumama. Ayaw niyang mangbukmok sa kanyang kwarto at baka mabaliw pa siya sa sobrang inis. Nais din niyang maglibang upang makalimutan ang pagtangki ni Jordan sa kanya. Pagdating ay agad naman nilang sinimulan ang paglilibang. Nakailang hulog na rin si Diana ng chips sa machine. Pero, talo pa rin siya. Sa isip niya ay, okay lang kung matalo man siya o manalo. Hindi naman sa kanya ang pera, kundi sagot lahat ng manliligaw ni Jill. Nang maubos na ang chips, ay akma na sanang aalis si Diana, nang bigla na naman siyang bigyan ng isang bowl ng chips ni Jill. Ano ba yung maniligaw mo, Jill? Nagsasayang ba siya ng pera dito? Hayaan mo na, mapera yun kaya ganun. Iba talaga pag mayaman, no? Hindi na alam kung paano gagastahin ang milyones nila at ipapatalo na lang sa sugalan. Bahala ka dito, ha? Basta, papatusin ko na to. Go lang, girl! At dahil dooy, ibinalik muli ni Diana ang kanyang tingin sa machine at nagsimula nang manghulog ng chips.
Nakabenteng hulog pa lang siya nang biglang umilaw ang machine. Nang tingnan niya iyon, ay isang napakalaking jackpot prize ang kanyang nakita. Nagpalakpakan naman ang mga naroon at lumapit na din si Jill sa kanya upang sabihin na nalo siya ng tumataginting na 1.7 million. Oh my God! For real? Diyos ko, salamat po. Sobrang kailangan ko tong pera na ito. Bulalas ni Diana. Walang ibang pumasok sa isip ni Diana kundi ang nobyo niya. Alam niyang mababawi na niya ang nascam na pera nito. Pwede niyang ibigay ang 1.7 million na napanalunan niya para lang makasal na sila. Kinausap naman kaagad ng isa sa mga staff nila ang dalaga para ibigay ang premyong kanyang nakuha. Pagkatapos nooy, nagpaalam na rin siya sa kaibigang si Jill at sa nobyo nito sa kapatuluyang umalis. Parang nasa ulap si Diana habang naglalakad. Nasa kamay na niya ang pera. Naka-checky pa ito, pero madali lang niya itong makukuha sa bangko. Agad niyang pinuntahan ng nobyo sa mismong bahay nito. Pero agad ding natigilan si Diana nang marinig niya ang usapan ni Jordan at ng ina nito. Mama, huwag niyo munang sabihin kay Diana ang plano ko, ha? Hindi ko alam kung matatanggap niya ba ang nais kong mag-abroad muli. Alam mo namang kailangan natin ng pera dahil sa kabubuhan ko. Ikaw ang bahala, anak. Basta kung ano ang makakabuti sa iyo ay okay sa akin. Sagot naman ng ina ni Jordan na parang wala nang magagawa sa sitwasyon. Doon na pumasok ng tuluyan si Diana sa salas ng bahay at nagbigay ng isang nagtatakang aura. Aalis ka ulit? Para saan? Diba sinabi mo na sa akin dati na hindi mo na ako iiwan? Agad namang umalis ang ginang dahil ayaw niyang makisawsaw sa problema ng dalawa. Love, tanging nasabi ni Jordan. Bakit, Jordan? Dahil sa pera? Pwes, solve na ang problema mo. Nanalo ako sa casino, Jordan. Nanalo ako ng mahigit 2 milyon. Handa kong ipagkaloob yan sa'yo, lalo pa at gustong-gusto ko nang makasal tayo. Naiiyak na nitong wika. Pero, imbis na matuwa si Jordan, ay naggalit pa ito. Sa tingin mo ay tatanggapin ko ang pera mo, ha, Diana? Para mo na rin binili ang kaluluwa ko sa gagawin mo. Gusto kong makasal tayo, pero gusto ko rin na maikasal tayo sa sariling pera ko, Diana. Hindi sa pera mo o kahit kanino man. Please, love, wag mo na ngayon. Lugmok na lugmok pa ako. Ako lang ang makakaresolba nito. Jordan, hindi. Alam kong kaya mong iahon muli ang buhay mo. Pero let me help you this time. Hindi ko pinaghirapan ang pera na yon. Isipin na lang natin na blessing yun para hindi ka na umalis muli ng ibang bansa. Ayoko maghintay na naman ng ilang taon, Jordan. Hindi ko nakakayanin. Halos mabaliw na nga ako nung 4 na taon ka sa Bahrain eh. Ayokong mangyari ulit yun. Diana, kaya nga nais kong kumalas muna sa'yo habang nasa ibang bansa ulit ako. Ayokong hintayin mo ako. Anong ibig mong sabihin? Nakikipaghiwalay ka ba? I'm sorry, love. Kung hindi lang sana ako nagtiwala ng husto, edi sana hindi itong mangyayari ngayon. Alam ko namang gustong-gusto mo nang magpakasal, pero hindi ko muna iyon maibibigay sa'yo ngayon. Huwag muna akong hintayin. Naiiyak na rin na wika ng binata. You can't do this to me, Jordan. 10 taon na tayo. We have plans for our future. Hindi sapat na plano lang. Kailangan din nating maging praktikal. I need to do this for my mom and for us.
I'm sorry, love. At iyon na nga ang huling salitang sinabi ni Jordan bago pa siya nito tuluyang iwan sa sala at pumasok sa silid. Gusto mang magmakaawa ni Diana at lumuhod sa harapan ng nobyo, pero mukhang wala na siyang magagawa pa sa desisyon nito. Parang batang nagtatangi si Diana na makauwi sa kanilang bahay. Mabuti na lang at wala ang kanyang yaya at walang makakakita sa kanya. Pero bago pa man siya makapasok sa bahay, ay nakita niya na naman ang lalaking matagal nang nanligaw sa kanya sa labas mismo ng kanilang gate. Napairap na lamang si Diana sa kanyang mata dahil hindi pa rin ito talaga tumitigil kahit paman ilang beses na niya itong binasted. Anong ginagawa mo dito? Irita niyang tanong dito. Binibisita ka, hindi ba obvious? Look, Felix, masama ang pakiramdam ko at wala din ako sa mood ngayon. Sakto lang pala. Iimbitahin na lang kitang kumain sa labas para bumalik ka sa mood. Please, kahit ngayon lang. Nakangiting wika nito. Tinitika naman ito ni Diana. Mabait at gwapo rin naman si Felix. Pero wala siyang nararamdaman dito. Please, kahit friendly date lang itong gagawin natin. Kulit pa ulit ni Felix. Fine, pero uuwi rin tayo kaagad, okay? Pagod ako at kailangan ko magpahinga. Wika na lang ni Diana para matigil na ang binata. Malaki ang ngiting pinakawala ni Felix at nauna nang sumakay sa kotse. Sumunod na rin si Diana at saka pa sila gumayak. Lumipas pa ang mga araw at panay lang ang pagmumukmok ni Diana sa kanyang kwarto. Minsan ay sinusundo siya ni Felix upang kumain sa labas. Pilit siyang pinapasaya nito, pero hindi man lang naibsan ang lungkot na nararamdaman ni Diana. Lalo pa noong ibalita sa kanya ng kanyang yaya na nakaalis na si Jordan. Ni hindi man lang ito nagpaalam sa kanya, o maski magtangkang kausapin siyang muli. Ilang araw din siyang walang kain at tulog. Palagi lang siyang umiiyak sa kwarto, bagay na nahalata na ng kanyang yaya. Iha, kung ano man ang problema mo, ay huwag mo sanang idamay ang sarili mo. Labanan mo iyang problema mo, lalo pa at malapit ka nang pumunta ng Amerika. Nangangayayat ka na. Hindi ka na rin pumapasok sa trabaho. Tunayan ay nasa baba ang angkolito mo. Nag-aalala lang wika ng matanda. Susunod po ako, yaya, tanging nasabi ni Diana. Inayos niya naman muna ang sarili sa kapa bumaba. Bakit ho, uncle? Bungad ni Diana dito. Iha, hindi ka na pumapasok sa trabaho. What do you expect me to do? Ani matanda. Sorry po, medyo masama lang po ang pakiramdam ko, nagkayo kong sagot ni Diana. Hindi na lang nag-usisa ang angkolito niya. Kilala siya ng matanda. Kahit pigain siya, ay hindi talaga siya magsasalita. Napabuntong hininga na lang ito. Okay then, pag okay na ang pakiramdam mo, pumasok ka na ulit sa trabaho ha? I need you there. Tumango naman si Diana at nagbigay pa ng isang pilit na ngiti. Nagpaalam naman agad ang kanyang angkulito dahil ang sadya lamang nito'y ang kumustahin siya. Makalipas pa ang ilang araw, ay dumalaw naman ang kaibigan ni Diana na si Jill. Galing itong out of town at kakauwi lang. Bakla, anong nangyayari sa iyo? Sabi ng uncle mong doktor, hindi ka na raw pumapasok sa klinik niya? Jill, wala na kami ni Jordan. Nakipag-break siya sa akin. Natutop naman ni Jill ang sariling bibig dahil sa narinig.
Paano nangyari yun? Diba, na-scam sila ng mama niya? Ayun, wala na silang pera kahit piso. Kaya, naisipan ni Jordan na bumalik sa ibang bansa. Pero Jill, kung pera ang problema niya, may pera naman ako. Malungkot pang wika ni Diana. Naku naman, mahirap iyan Diana. Nakakababa ng ego yung ginawa mo. Dapat sabihin mo yon kung kasal na kayo. Para kasing binili mo lang si Jordan eh. Huwag kang mag-alala, friend. Tulad ko ay makaka-move on ka rin. Kailangan mong tanggapin na mas need ni Jordan ang ibang bansa upang makabangon. Mas malaki kasi ang kita doon. Paano yan? Ayaw kong mag-migrate sa Amerika? Makipag-date ka lang kay Felix. Malay mo, mahal na mahal ka talaga ng tao. Minsan, ang sarili naman natin ang isipin natin. Palagi na lang tayo ang nagbibigay eh. Hindi ba iyon unfair kay Felix? Alam niya namang si Jordan ang boyfriend at mahal ko. Correction, Diana. Ex-boyfriend. Kaya, ayusin mo ang sarili mo at pumunta ka na sa klinik ng uncle mo. Diyos ko namang babae ka oh. Marami pang napag-usapan si Jill at Diana. At dahil dooy, nakuha na naman ng kaunti ang bigat ng dibdib ni Diana. Isang taon na ang nakalipas, pero ganoon pa rin ang puso ni Diana. Malungkot. Pero nakakaya na rin niya. Nagdi-date na rin sila ni Felix, pero hanggang doon lang iyon para sa dalaga. Hindi na muna sila tutungtong ni Felix sa ibang level, lalo pat si Jordan pa rin ang nasa puso niya. Nasa klinik lang si Diana ng kanyang angkulito nang bigla itong lumapit at makipag-usap sa kanya. Isang taon na ang nakalipas, iha. Care to share your problem with me? Napabuntong hininga naman si Diana bago napagdesisyonan na sabihin sa kanyang uncle ang problema. Kapatid ito ng ama niya, kaya ganoon na lang ang bait nito sa kanya. Tumawag si Mama Uncle, isang linggo na lang ay pwede na akong sumunod sa kanila sa Amerika. Approved na raw po yung migration namin doon. Kaya lang, ayaw ko Uncle. Bakit? Kasi nandito ang boyfriend mo? Isang taon na kaming wala, Uncle. Nasa ibang bansa siya ngayon nagtatrabaho. Now I understand kung bakit ka matamlay sa loob ng isang taon. Bakit kayo nag-break? Doon na inilahad ni Diana ang lahat-lahat, pati na ang perang napanalunan niya at balak niyang pagbigay nito sa dating kasintahan. Ganoon kalaki ang napanalunan mo? Paano mo iyan gagamitin gayong pupunta ka na sa ibang bansa? Bulalas ng lalaki. Aanhin ko po ang pera, Uncle, kung meron naman ako noon. Balak ko sanang bigyan ang yaya ko ng kahit kaunting pampuhunan man lang. Matanda na kasi yun. Naging pera ang 1.7 million iha para ipagkaloob mo sa yaya mo. Hindi naman ho lahat, Uncle. Ang totoo ay sa iyo ko ito ihahabilin. Ayaw itong tanggapin ni Jordan dahil hindi niya naman iyon pera, kaya idodonate ko na lang ito sa inyo. Alam ko kasing may klinik kang ipapatayo para sa libreng konsultasyon para sa mga mahihirap. Hindi muna nakapagsalita ang matandang lalaki sa narinig. Kalaunan ay ngumiti ito sa kaginulo ang ulo ng pamangkin. Mahal mo ba si Jordan, iha? Walang ibang lalaking pumalit sa kanya, Uncle. Tanging siya lang ang nais ng puso ko. Malay natin, iha, iisa pala kayo ng hangarin. Sa ngayon ay malaki ang pasasalamat ko sa iyo dahil madadagdagan na naman ang pera na nalikom ko para sa libreng klinik. Ang Diyos na ang bahala sa iyo, iha. Ngiti ni Lito.
Salamat ho, Uncle. Bukas na bukas rin ay i-withdraw ho natin ang pera para sa susunod na linggo ay wala na akong alalahanin. Matapos ang kanilang pag-uusap, ay agad nagpaalam ang doktor. Sinimula na rin ni Diana ang pagtapos ng kanyang trabaho bilang secretary ng angko Lito niya. Ngunit, lingin sa kaalaman ni Diana at Lito ay may nakikinig pala sa kanilang pribadong pag-uusap at walang iba kundi si Felix. Galit na galit si Felix sa narinig dahil isang taon rin siyang nagtiis sa dalaga pero parang wala lang siya dito. Walang ibang pumasok sa kukote ni Felix kundi ang maghiganti. Ginamit mo lang pala ako, Diana. Pwes, ibabalik ko sa iyo ang sakit na pinadanas mo sa akin. Wika ni Felix at dahan-dahang nilisan ang lugar. Kung gaano siya kaingat pumasok, ay ganoon rin siya kaingat lumabas. Walang tunog. Tanging ngipin niya lang na tumatagis ang maririnig dahil sa galit. Samantalang si Diana naman ay lihim na namang umiiyak sa loob ng kanyang kwarto pagka-uwi galing sa trabaho. Hindi niya aakalaing may mga luha pa pala siyang mailalabas. Naalala niya ang una nilang pagkikita ng nobyo hanggang sa sabay silang nag-aral at nagtrabaho. Maraming pagsubok ang dumaan sa kanilang dalawa, pero nalampasan nila ito. Hindi niya alam kung bakit nakayanan siya nitong tiisin ng ganoon katagal. Kinabukasan, ay bumisita naman si Felix sa bahay ng dalaga. Ayaw man itong labasin ni Diana, ay wala na rin siyang nagawa. Malaki ang kasalanan niya sa lalaki. Pinapasok niya naman agad si Felix, pero hindi pa man nakakaupo ng tuluyan ang binata, ay pumasok naman ang mama ni Jordan. Agad nagpalipat-lipat ang mga mata nito kay Felix at Diana. Sorry iha ha, bukas kasi ang pintuan kaya pumasok na ako. Okay lang po tita. Bakit po? May sasabihin lang sana ako iha. Sige ho, ano po iyon? Sagot naman ni Diana. Pero nang hindi makakuha ng sagot si Diana mula sa ginang, ay kinausap niya muna si Felix na umuwi na muna at bumalik na lamang sa ibang araw. Ngumiti naman ang binata sa kaagad na umalis. Nang mawala na sa paningin ni Diana si Felix, ay saka pa lang niya binalingan ang matandang ginang. Ano po yun? Kayo na ba ng lalaking iyon? Natawa naman si Diana sa narinig sa kamuling nagsalita. Hindi po, kaibigan ko lang po siya. Mabuti naman, alam mo namang ikaw pa rin ang nais kong makasama ng anak ko habang buhay. Pero iha, nandito ako para magtanong kung... kung sumulat ba sa iyo ang anak ko? Bihira lang kasi siyang sumulat o tumawag sa akin eh. Sa loob ng isang taon ay dalawang beses lang siyang sumulat. Pero steady naman ang padala niya sa akin. Direct iyon sa bangko. Malungkot nitong wika. Hindi po. Kahit kailan ay hindi ho siya kumontak sa akin. Wala akong address o numero man lang sa pinagtatrabahuan niya. Ganoon ba? Ano na kayang nangyayari sa batang yun? Sige, yun lang ang nais ko. Wika ng matanda saka umalis. Pero bago ito umalis, ay binigay pa ng matanda ang address at numero ni Jordan sa dalaga na labis ikanatuwa ni Diana. Nakatitig lamang si Diana sa numerong binigay na magiging biyanan niya sana. Nagdadalawang isip siya kung tatawagan ba niya si Jordan o hindi.
Pero, nanaig pa rin ang pagmamahal niya sa lalaki, kaya tinawagan niya ito. Pero, nakailang tawag na siya ay walang Jordan na sumasagot. Dahil dooy, tuluyan na talagang nawalan ng gana si Diana sa lalaki. Buo na ang desisyon niyang mag-move on at sa Amerika na titira kasama ang kanyang pamilya. Kinabukasan ay kinuha lahat ni Diana ang perang pinatulog niya sa bangko. Sinilid niya iyon sa isang bag. Tiningnan ni Diana ang pera pero hindi niya iyon hinawakan. Pagkatapos nooy, saka pa siya umuwi pabalik sa kanilang bahay. Dating ay inayos niya naman agad ang pera. Ngayon, ibibigay niya na ito sa kanyang uncle Lito. Nasa ganoon siyang senaryo nang hindi niya namalayang may nakapasok na pala sa kanyang silid. Nagulat pa siya dahil si Felix ang naroon. Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Natatakot na tanong ni Diana, lalo pa at kumikinang ang mga mata ng lalaki na nakatingin sa mga perang nasa harapan. Agad nakatikim si Diana ng isang malutong na sampal galing kay Felix. At dahil sa shocked at tigas ng kamay ni Felix, ay unti-unting nandilim ang paningin ng dalaga. Samantalang si Felix naman ay dali-daling kinuha ang mga perang nasa kama. Wala akong balak sa pera mo, Diana. Pero ngayon, nagbago na ang isip ko. Pinahirapan mo ako, alam mo yun? Akala ko, natutunan mo na akong mahalin pero yung si Jordan pa rin pala ang mahal mo. Pwes, ngayon, magbabayad ka sa panggagamit mo sa akin. Galit na wika ni Felix at sinimula ng hubarin ang mga saplot ng babae. Nasa huling saplot na sana si Felix nang biglang bumukas ang pinto at bumulagta kay Felix ang kamao ni Jordan. Walang hiya ka! Tanging nasabi ni Jordan. Nakabwelo naman agad si Felix at ginantihan ng suntok si Jordan. Doon na rin bumagsak ang binata, kaya nakatakas na ng tuluyan si Felix. Ngunit, imbes na sundan ni Jordan ang lalaki, ay inasikaso niya ang walang malay na si Diana. Napaiyak na lang si Jordan sa nakikita. Sorry Diana, hindi ko alam na mangyayari ito. Mabuti na lang at nakarating ako kaagad. Diyos ko. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may nangyaring masama sa iyo. Iyak ng lalaki habang binibihisan si Diana. Nang bumalik ang malay ni Diana, ay mukha agad ni Jordan ang una niyang nakita. Nakita niya rin ang kanyang uncle Lito sa gilid nito. Puno ng simpatya ang tingin nito sa kanya. Doon lang naalala ni Diana ang lahat ng nangyari. Napaiyak na lang siya dahil muntikan na pala siyang ma-rape ni Felix. Shh! It's okay, Diana. Andito na ako. Walang nagawa si Felix sa iyo dahil umabot ako on time. Pag-aalala ni Jordan sa babae. Mas lalong naiyak si Diana dahil sa wakas ay nadamanan niya ulit ang yakap ng binata. She's in shock, Jordan, but she'll be okay. Tinig ng uncle ni Diana. Aalis muna ako. Ikaw na ang bahala sa pamangkin ko. Day off pala ang yaya niya kaya mag-isa lang siya. Pupuntahan ko muna ang istasyon ng pulis. Kahit lumipad pa sa ibang bansa si Felix, ay hindi niya matatakasan ang kasalanan niya dito. Paalam ng doktor at umalis na pagkatapos. At tulad nga ng inaasahan, nadakip si Felix at agad din naman itong sinampahan ng kaso ni Diana. Makalipas pa ang isang buwan, ay nasa iisang klinik na si Jordan at Diana nagtatrabaho. Tinawagan na rin ni Diana ang ina
na hindi siya tutuloy sa Amerika dahil nandito ang puso niya. Hindi pa man sila lubos nagkakaunawaan ni Jordan ay okay lang ito sa kanya. Ang mahalaga ay nasa tabi na niya ulit ang mahal na lalaki. Ang lalim ng iniisip mo, Diana. Iniisip mo pa rin ba si Felix? Wika ng kanyang uncle Lito. Sorry, uncle. Hindi ko lang talaga lubos maisip na magagawa iyon sa akin ni Felix. Baka kung ano na ang nangyari sa akin kung hindi pa dumating si Jordan. Mahinang wika ni Diana at sunod-sunod naman ang tulo ng kanyang luha. Agad naman siyang dinaluhan ni Jordan na nasa gilid lang din niya sa kaniyakap ng mahigpit. I'm sorry, hindi ko lang mapigilan. Iyak pa ni Diana. Nang makita ng doktor ang yakapan ng dalawa, ay napangiti siya. Agad siyang lumabas ng klinik at iniwan ang dalawa. Hey, look at me, Diana. Nais ko lang malaman mo na mahal kita at hindi ka lang man nagbago yun. Akala mo ba hindi ako nahihirapan nang bigla akong lumipad patungong Taiwan? Ang laki ng pinayat ko dun. Malungkot ako pero nilaban ko. Ikaw kasi eh, kung tinanggap mo lang yung jackpot na pera, edi sana hindi ka na lumayo. Maktol ni Diana. No, nanaig din kasi ang selos ko nung makita kong sumakay ka sa sasakyan ni Felix. Nagsiselos ka kay Felix? Eh di pa, hindi ka naman siloso? Taas kilay na tanong ni Diana at nakalimutan na ang pag-iyak. Diana, alalahanin mong sobrang insecure ako sa panahong yun. Yung pinaghirapan ko sa ibang bansa ay nawala lang na parang bula sa isang investment. Tapos, makikita pa kitang pumasok sa sasakyan ng lalaking yun? What do you want me to do? Kaya nga, umalis na lang ako agad eh. Nakanganga pa rin si Diana sa narinig. Hindi niya lubos maisip na magsiselos pala ang binata. Sa loob ng 10 taon, ay never niyang nakita ang pagsiselos ni Jordan. Ngayon lang. Tapos, heto ang aking nobya, mayaman, nanalo ng hindi birong pera sa isang kasino at handang itapon sa nobyong lugmok na lugmok. Kaya, awang-awa ako sa sarili ko, Diana. Gustong-gusto na kitang pakasalan. Pero paano? Maging ako ay wala pang landas na sinusunod dahil sa sunod-sunod na misfortune sa negosyo. At hindi ko nais na madamay ka, Diana. Ganun kita kamahal. Kapag nakasal tayo, ano maipagkakaloob ko sa iyo at sa magulang mo? Dugtong pa ni Jordan. Jordan naman, kung alam ko lang na nagsiselos ka pala, abay noon pa lang ay pinuntahan na kita sa inyo. Kaso wala ka na sa bahay niyo, di ba? Umalis ka na walang pasabi. Kaya naimbyerno din ako sa iyo. Irap pa ni Diana. Masisisi mo ba ako? Wala akong ibang hiling kundi ang makabangon ka agad upang mapakasalan ka. Sagot naman ni Jordan na panay na ang halik sa ulo ng dalaga. At bakit ka napunta ka agad dito kayong nagtatrabaho ka naman doon? Tinawagan ako ng uncle Lito mo. Gusto niyang umuwi ako dito dahil ako na ang mamamahala sa bagong foundation na itatayo niya. Malaki ang pera na hahawakan ko at sa akin niya iyon pinamahala. Nalaman niya raw kasi na tinanggihan ko ang 1.7 million mo kaya believe siya sa akin. Sabi niya, hindi ko raw itatakbo ang malaking pera na para sa foundation dahil hindi nga ako nasilaw sa pera mo eh. Ah, kaya ka pala umuwi. Hindi pala para sa akin, kundi para kay uncle. Ikaw naman, umuwi talaga ako para sa iyo rin. See, sabi ng uncle mo, ako pa rin daw ang nasa puso mo, kaya
Kahit may trabaho ako doon, ay lumipad ako. Gusto ko ay magpasalamat tayo sa uncle mo. You see, siya ang gumawa ng tulay para hindi tayo magkalayo. Siya ang umaktong tulay para mabawi ko ang aking lupaypay na pride noon. My God, wala akong masabi, Jordan. I'm glad I flew back, Diana. Baka ano pang magawa ko sa sarili ko kung may nangyari sa'yo. Malamlam na ang mga mata ni Jordan. Maya-maya ay naalala naman ni Jordan ang singsing na binigay ng kanyang ina. Kaya agad niya iyong kinuha. Agad namang itinaas ni Diana ang kanyang kaliwang palasingsingan at hindi na naghintay na hingin pa ulit ni Jordan ang kamay niya. Kapwa silang napangiti pagkatapos maipasok ang engagement ring sa daliri ng dalaga. Masaya ka ba, Diana? Masaya ka bang engaged na tayo? Mas masaya ako kung wedding ring na ang nasa daliri ko. Alam mo namang simple lang ang nais ko sa buhay. Ang maging asawa mo, Jordan. Huwag kang mag-alala. Pwede namang dalawang wedding ang mangyari. Sa huwis at sa simbahan, pero kasama na ang mga magulang mo, syempre. Ngiting wika ni Jordan na ikinalaki ng mata ni Diana. Totoo? Hindi na yan biro, ha? Wika ni Diana sabay yakap sa nobyo dahil sa tuwa. Oo naman, ngayon ko lang napagtanto na bawal tanggihan ng grasya, lalo pa at first love natin ang isa't isa. Salamat naman, Jordan, at hindi mo na ako tinanggihan this time. Mangiyak-ngiyak na wika ni Diana. Nakakatawa mang isipin na sa loob ng 10 taon nilang magnobyo at nobya, ay isang beses lang nilang nahalikan ang isa't isa. Kaya sa mga oras na iyon, ay parang mga batang uhaw na uhaw sa halik ang dalawa. Hanggang sa humiwalay na si Jordan, pero pinagdikit pa rin ang kanilang mga noo. Papakasalan muna kita bago ko buwagin ang gate na ginagawa ko para sa'yo. Ani Jordan na mas lalo pang ikinatuwa ni Diana. Salamat, Jordan. Hindi nagkamali ang puso ko na ibigin ka kahit wala na tayo. Totoo ngang first love never dies. Buong pusong wika ni Diana. Ikinasal ang dalawa sa isang huwis kasama ang mga malalapit nilang kaibigan at pamilya. Pero, 6 na buwan lang ang nakalipas ay umuwi na rin ang pamilya ni Diana dahil ikakasal na ang babae sa simbahan. Wala nang mahihiling ang dalawa dahil nasa kanila na ang lahat ng nais nila sa buhay. Ngayon, isa na lamang ang kulang. Hindi pa man sila biniyayaan ng anak, pero alam nilang ibibigay iyon sa kanila ng Panginoon sa tamang panahon. Dito na nagtatapos ang magandang storya ni Jordan at Diana. Hanggang sa susunod na story, please like, comment, and subscribe. Thank you and take care!